Yo, what's up mga bok? Welcome na naman sa bago natin video. At papakita ko sa inyo yung paano mag-alaga ng mga feeders. Paano sila paramihin. Paano yung setup nila. Okay, samahan nyo. So yun guys, una nating i-check dito is yung mealworm. Ito yung setup ko ng mealworm. Yan. Full stick, full box. Meron na ito sa mga depths ko, national books ko. Yan. Sa palengke, meron din na ito. Ito yung setup ko ng mealworm. Yan. Mapapansin nyo. Ang setup na itong mealworm na to is yung pupa na tinalalaki ko. Tanggalin natin yung ano, yung mga pagkain nila. Every 2 days nagpapalit ako ng pagkain dito. Every 2 days. Nilalagay ko kaya roots. Paano nga pala itong ginawa? Simple lang ito. Yung ilalim na ito is screen mesh. Yan. Nakikita nyo. Mesh yan. Ngayon, pag nagbe-breed sila, babagsak lang dito sa ilalim yung mga babies nila, yung mga itlog nila. Meron na to, kaya lang sobrang liit, hindi nyo makikita. Maliit masyado. Ngayon, para mag-breed na ito. Una kasi yan, pag mealworm is yung mealworm mismo. Ilalagay nyo siya, yung mga malalaki, ilagay nyo na dito sa may delicap. Ngayon, ayahan nyo siya ng 2 weeks. Magiging beetle yun. Pag naging beetle, saka nyo lagyan ng ganito. Gawin nyo na ng breeding box nila. Ang substrate na ito, is oatmeal. Yan. Oatmeal yan. Tapos, ang feeding ko dito, every 2 days, yan. Lagay ko carrots. Feeding nito is every 2 days. Tapos, sa tubig, wala nang problema. Sa beetle, pwede kayo maglagay ng egg tray. Pwede kayo maglagay dito ng egg tray. Pwede maglagay ng egg tray dito para magiging hide. Sa akin, hindi ko na nilagyan kasi madilim naman yan. Sa ginunong ko. Basta sa ilalim pa ng lamesa ko. Basta bilang kayo ng 2 weeks. Every 2 weeks yan. From larva to pupa. 2 weeks. Tapos bilang uli kayo ng 2 weeks. From pupa to beetle. Yan. Sayahin nyo lang sila. Mangingitlog yung magka-pero-pero na yun. Okay? So, next tayo. Next natin is yung superworm. Yan, tatanggal ko yung mga pagkain nila. Mainit ngayon. Kaya natutunaw yung pagkain. Kaya lagi nyo silang check kasi pag nag-molt yan, yun yung pwede nila ikamatay. Pag inaamag yung pagkain nila, lumidikit sa kanila yun. Kaya lagi yung check yan. Lalo na ngayon, mainit. Same din ng setup. Screen mesh. Ilalim. Yung bottom niya, ganun din. Kagaya sa mealworm. Yung bottom niya is oatmeal din. Ang substrate. Oatmeal din. Tanggalin ko muna itong mga. Marami din sa ilalim. Kailangan tanggalin mo.
Mainit ngayon kaya ganyan. Bilis babulok yung pagkain. Kailangan yung kikikil. Mayroon na. Kain yung bread niya. Ayan, marami na to. Hindi lang pare-pares yung size nila. 100 pieces to nung binili ko, lahat nilagay ko sa ano. Nilagay ko sa deli cup. Dami na. Eh, hindi naman ito madalas ang pinakakain ko, kaya ganyan dumadami sila. Siguro ang estimate ko dyan is nasaan na sila? Nasa 3 months. 3 months, 2 months, ganun. Ganun na. Una, kunin niyo yung pinakamalaki. Kaya na ito. Yan. Ang inch size yan, nasa 2 inch yan. 1.5 to 2 inch. Lalagay niyo lang siya dito. Kasi tatakpan niyo. Lagyan niyo ng maliit na butas. Tulad ng ginawa ko. Yan. May maliit na butas yan. Papansin niyo yun. Tapos lagay niyo sa box ng sapatos. Para madilim talaga. Tapos tago niyo. Ang ano nito is 2 weeks din. From larva to pupa. Then, after 2 weeks, yung larva, magiging pupa. So, yan. Yan yung magiging itsura niya. Yan, nakikita niyo. Yan. Buhay yan. Yan. From larva to pupa. Tapos, 2 weeks from larva to pupa, after 2 weeks again, ito na yung magiging itsura niya. Yan. Nagiging beetle na siya. Ano, makikita niyo. Yan. Ngayon, pag nag-setup kayo ng ganito, kada isa, wag niyo pagsasama yung mga beetle sa ano. Mga pupa. Yung larva, saka yung pupa, hindi pwede sila magkama. Kung ano lang mga kanila, kunyari, isang larva, isang delicat. Isang pupa, isang delicat. Ngayon, antayin nyo sila maging beetle bago sila magsama-samahin dito. Yan. Ganun lang. Ang pag-bibig niya ng ano. Sasayaan nyo lang siya. Every 2 days rin, palit ako ng ano ito. Ano nila pagkain. Hindi na ako naglalagay ng nila tubig. Hindi na ako naglalagay ng tubig sa kanila kasi may water source naman natin. Ganun din, pwede nyo rin silang lagyan ng egg tray. Lagyan nyo ng egg tray para mayiging nila hide. Ako hindi na ako naglalagay kasi nga madilim naman sa ilalim saka colored naman to. Yung ano ko. Madilim na rin yan pagdating doon sa lalim. Yan, yung setup ko na to, palengke lang to. Hanapin nyo lang, parang lalagayan na rata ng spaghetti. Tapos binutasan ko lang rin. Yung pala number one, kailangan nyo maganda yung air hole. Kasi kung hindi maganda yung pasok ng hangin dyan, ang tendency, magmo-moist. Pag nag-moist, yung oats natin, aamagin. Kaya kailangan maganda yung air, ano yung ventilation. Nakatulad niyan. Paikot. Sa ilalim, ganun din. Tapos meron ako din sa taas. Para nakakasinaw talaga yung init. Kasi ang prutas, pag mainit, nagmo-moist yan. Pwedeng mapunta doon sa oats, then aamagin. Yun, kakamatay nila. Kaya dapat lagi nyo chinecheck yun. At although, araw-araw nyo yung check para makita nyo kung nagpapawis. So, ibig sabihin nun, kung nagpapawis, kulang sa vents. Kaya kailangan nyo magdagdag ng ventilation. So, yun. Tayo dito sa superworm. So, next natin yung lats.
15 lots. Setup ko sa kanya is egg tray. Yan. Yan mga egg tray. Ito may liit pa to eh. Yan. Nakikita niyo, konti lang to. Naubos ko na yung parents nito, pinalalaki ko pa to. Kaya binibigay ko sa alaga ko. Malaki gubyan. Yan lang sila. Makikita niya. Konti lang. Maliliit pa yan. Kumakain na ito is yung mga sling ko. Ang ginagawa ko dito is ganun din. Every 2 days palit rin sila ng pagkain. Tapos meron siyang water source para hindi sila ano to? Ito, papaliwanag ko sa inyo kung ano yan. Pagyaman natin siya ng pagkain. Ito, pwede pa ito. Ito naman ganun ka, marikal lang ulit. So ito yung bag gel ko. Ngano. Yung bag gel. Meron kayong mabibili nito sa mga pet shop, sa online. Meron kayong mabibili niyan pang ano, para sa source of water nila. Pero ito dahil lockdown ngayon, wala akong ma-order, walang shipping. Hindi kami makaluwas ng Maynila. Kaya ganyan. Ito, ginawa ko lang to. Kung alam nyo yung diaper. Ano yung diaper? Yung bago ha, huwag yung gamit. Yung diaper, meron bulak sa loob. So, gupitin nyo yun. Tapos, tanggalin nyo yung bulak sa loob. Yung bulak sa loob, yun ang ilagay nyo dito. Tapos, lagyan nyo lang ng tubig. Lagyan ko ng tubig. Ganyan lang. Tapos yan, magiging jelly na. Tapos yung jelly na yun, yun mismo yung ilalagay nyo dun sa sa water dish ng mga alaga, sa mga feeders. Yan, ganyan lang. Magiging jelly na yun. ano pa ba? Yung dubya. Ganun din. Ang ano ko. Guys, kailangan nyo maganda ang air hole ng dubya. Kasi ayaw nila ng mainit. Ewan ko lang. So, sa akin kasi parang ano ko. Ganun din eh. Nagmo-moist din. Mainit eh. Konti pa lang to. Ilan lang to. Sa kailangan laging malinis. Ang gusto ata ng dubya malinis eh. Parang minapanood akong video. Nag-hibrid rin ng dubya. So, ilang malinis. Yan. Pinararami ko rin yan. Hindi ko pa naman rin pinakakain. Yung pinakakain ko is yung ilan-ilan-ilan. So, mag-listal mami. Yan yung bag gel nila. Kailangan. Setup lang. Lalo na ngayon, ECQ, kaya medyo na tayo. Medyo marami tayong oras. Na ganyan. Nakira pa ako. Yan. So yun, yun lang yung pag-breed ng mga feeders ko. Please, ang importante lang dyan is gusto niyo yung ginagawa niyo. Hindi kailangan na inutos sa inyo ng ibang tao. Hindi kailangan. Kailangan gusto niyo ang ginagawa niyo.
Andy Fever na may mga tanong kayo. O sakali, comment nyo lang. Sagutin natin yan. And don't forget to like, share, and subscribe sa channel ko para updated kayo sa mga susunod na videos. And yun, maraming salamat. Sana makatulong kahit konti sa mga newbie, sa mga nagbabalak na mag-breed o para hindi na sila bibili ng feeders. Nag-circulate lang, naalagaan nila yung feeders, pinakakain nila yung feeders, nag-circulate lang, nagbe-breed sila para hindi na kayo bibili. If ever na mangyari yun at nagsasucess, pwede nyo pa maging income yan kasi nabibenta yan if ever na dumami. So yun, sana nakatulong. Kung susunod natin ang video, sign up.